Hi guys, this is Anna Kay Villalobos and Jelly Villalobos. Para mag-post pa na, iniisip nyo pa yung pangalan niya. But today is going to be unboxing day. So, i-unbox na natin yung mga bigay and mga binili namin for baby. Kaya naman, simulan na natin dahil may kinuha na tayo. Totoo lang, hindi ko talaga alam kung saan magsisimula dito. Ang dami. Considering mga CZ na hindi pa ito lahat, kaya meron kaming part 2. Pero karamihan dito ay binigay din. So, alam ko na hindi naman need na ganitong karami. It's just that nagpapasalamat din kami sa mga nag-send sa amin. Because our baby is lucky enough to have good people around him. Him, kasi it's a boy. Kaya let's get started. Sa totoo lang, ngayon lang ito makikita ni Jelloy and baka mamaya gamit mo. Hindi, kay baby to. Itong pinakauna kong ibinili kay baby. Wait lang, excited si Jelloy. So yun na nga, di alam ni Jelloy na binili ko. Pero ngayon, alam niya na binili ko. Gusto ko ikaw mag-unbox, tas ko ano yung reaction mo. By the way, nasanitize yung mga boxes but I still have alcohol here. Just in case lang na need pa ulit na i-disinfect. Yan ay Parang ganito natin dito. Yan. Pero ito, yung smaller version which is their Avalon blanket ata or lalagyan nila namin sa screen pangalan. So ayan siya mga CZ. And tatanggalin na ba to Ate Ichi dapat dito? Binili ko nga to, babe. Hindi niya alam na binili ko. Basically, ito yung katulad nung red and black namin na mga kumot dito. And binili ko siya dahil meron ako, meron si Jelloy, and meron din si baby. These things, after naman si baby ay hindi na gumagamit nito, pwede ko siyang itago as, ano bang tawag doon? Yung alam mo yung nagtatago yung mga nanay na mga gamit ng mga baby nila. Tapos paglaki niya, makikita niya pa din yan. Isa yan sa mga yan. Next item ay parang ganun din, but ba't ayaw mong ilabas? Ang alo ko ba ilalabas natin? It's a bath towel, mga CZ. Wala na siya reaction. Yun lang yung reaction niya. Nasanay na siguro. Wala man hit na si Jelly. Ilalabas kasi lalabahan to. So, binili ko to nung ako ay makalagpas na ang first trimester. At yung next ko ay ano yun din? Hindi, babe. Ito may hoodie naman yung towel. Alam mo yung pagkatas maligo nung bata si yun. Nakaganon, tapos nakaganyan yung towel. Bagay, hindi naman ako madalang maligo. Yun yung ayaw rason kung ba't di kita binibilahan. So, ganun din to. Pero ito ay may hoodie naman na kasama. But basically, it's pa-square naman. Yung kanina is rectangular. Ano, hoodie pala yun? Para sa nakikita ko kasi parang iginaganon yung ulo. Paligo lang ba to? O pwede din swaddle? Ah, pwede din pantulog daw. So, ayan. Nakikita ko lang kasi na may towel sila na ganun. Oh, sige, let's go. Hindi mo na ito binabalik. Pwede huwag na tayo magtanungan ng presyo dito. Ay, hindi ako nagbibigay ng presyo sa huli ko. Oh, yun, doon na lang tayo mag-usap. Inuna ko na yun para hindi na ako kinakabahan sa buong video na to. Dahil yun, binili ko yun. Nalaman lang ni Jelloy nung dumating na dito. But magsa-start na tayo dun sa mga nandito sa harapan namin. Ito mga CZ, bigay ito ni Kambal. But nakikita ko to sa kapatid ko, bumibili siya ng isang buong ganito kasi masulit daw. This is from Moby. Ang laman nito, cotton balls, tapos mga cotton pads, baby wipes, gauze kasi sa pusod ng baby pagka gusto mong takpan ata or something. Bigla din nagbigay si Moby. Lalagay na lang namin guys yung kanilang mga Instagram handle. Ang cute nito, meron siyang basket. Itong basket dito pwede din gamitin as diaper caddy. Alam niyo yung pag magda-diaper ka, nandiyan lang yung mga gamit niya lahat. Sa gilid, para hindi ka natayo ng tayo. Pero mas malaki lang siya na package, mas maraming laman. Ito naman, aside from pinakita namin kanina, na si Moby pala ay meron ding diaper to, no? So, ito yung malaking difference niya from the other one. Tapos, meron din siya staff toy dito. Ang dami ko nakikitaan ng mga baby essentials na itong brand yung binibili nila when it comes to mga cotton pads, mga cotton buds ng baby. Ito naman, sinend siya ni Tiny Buds and nag-message siya sa amin. Grabe, halo-halo. Parang, dapat ata hindi na ako bumili ng mga ganito dahil full supply na si baby. Ang nandito sa loob, ito nakita ko rin siya from other moms, natural diaper changing spray. Usually kasi 'di ba wipes, pero yung iba nag-a-add ng ganito para tanggal amoy. Alam niyo yung mga CZ. Tapos ang dami, may lotion, may baby powder, stuffy nose. Ah, okay, massage oil. Tapos ano ba 'tong mga 'to? After shots, soothing gel, nappy cream or diaper cream. Chewbrush, ang daming gamit ng mga bata ngayon, no? The rest, we have yung mga tooth gel for masakit na tummy. Lahat ata meron sila. More massage oil, laundry powder, and then yung iba dito is mga fabric softener, liquid laundry detergent. Kasi yun yung mga usual na nakalagay sa ganito na lagayan. Tama, laundry wash. And ito yan, may mga toys na din si baby. Chubby yung pangalan niya. Itong isa, sino to? Wala siyang pangalan. Giraffe na dito. May mga una ng toys si baby. Wala pa siyang toys. Di pa ako
nakakabilang toys kay Bibi. Kasi diba sa umpisa, hindi pa naman sila aware sa laruan. May mga colors na sila nakikita. Uy, toothbrush. Jaloy, ang liit ng toothbrush. Sobrang liit. Dalawang piraso ni pinilinisin. Ayan, panghugas ng dede. Quick spray bottle cleaner. Sobrang dami ng gamit ng mga bata ngayon. And mga wipes. Sobrang dami. Thank you, Tiny Buds. Ito, binili ko to from Urban Essentials. This is the Cerulean na alcohol, mga CZ. And nakikita ko ito mostly sa St. Luke's. Ang sabi kasi, itong alcohol na to, hand disinfectant, mas better siya than other alcohol dahil pagkalagay mo sa kamay mo, it keeps on working. Ginagamit din siya sa mga surgery room. But pero mas malaki nito yung the pump kaso hindi siya available at that time. So bumili ako ng 6. And ito mga to, ililipat namin siya. Bumili din ako nung sa Shopee lang ha. Yung spray na continuous and ipang re-refill ko siya. Aside from this one, I also have the Welly's Air Disinfection Purifier. And this one, ang pagkakaiba nito because I have the UV care na nilipat namin sa Tito kasi mas kailangan sa Tito. Ito daw ay nag-release ng ion sa air na naglilinis ng air. Galing ko mag-describe mga CZ. But basically, yung iba kasi pag sa UV daw, kailangan pumasok ng hangin doon sa mismong machine to be able to clean it. Ito, nag-i-emit siya ng something into the air that cleans the air or your surrounding. So, Air Disinfection Purifier. Sinabi ko naman. Ayan. So, ilalabas siya ni Jelloy habang ako ay magkakape. Ito, meron nga lang siyang cartridge. Pinapalitan siya sa may likuran. And pakita ko sa inyo mamaya kung saan. Nakalagay dito yung cartridge. Every 3 months mo siya papalitan. Ganyan lang yung kaliit yung cartridge. Ayan siya. Ang liit lang pala nito. Nakikita ko to din sa mga ibang vloggers. And ayan, dito natin ilalagay yung kanyang. Ilalagay natin tong cartridge, mga sis. Kailangan putasin to? Hindi naman, meron na siyang ganyan. Tapos, lagayin natin. Bango. Ah, ito yung chip. Ayun. So, ito. Isasakto mo doon. This one naman, kung yun ay disinfection system for the nursery room, ito ay for the stroller. Kasi diba pag lumalabas tayo, hindi pwedeng nakamask yung bata. So, ito, pwede siya na ilagay sa stroller. So, meron siyang kasamang pang-clip para ma-clip mo ito sa mismong stroller. Tapos, meron pa akong binili na parang isang ganito. So, kung may ganito, meron din kasama na fan. Kasi, ang bala ko pag lalabas tayo, may cover yung ano, stroller na parang yung rain cover, pwede mo siyang gamitin as parang face shield ba sa mga matatanda. Kasi hindi naman sila pwedeng mag-face mask. So, igaganyan mo siya. Sana tama yung ginagawa ko. Tapos, i-charge mo lang siya. Pwede rin kasing tanggalin tong ano, tenga. So, kung ako yan, tatanggalin ko yung tenga dahil hindi siya aesthetic. Wala siya sa color theme ng stroller. So, yan lang siya. And, ikiklip ko somewhere na malapit sa face ni baby. Tapos, yung isa, yung electric fan nandito. Tapos, yung rain cover. Pakita ko sa inyo mamaya yung setup. Yan. So guys, ito naman nagka-doble kasi nakalimutan ko na may sinabi nga pala sa akin yung ninang ko na magbibigay siya ng pump kay baby. Actually, nakakatawa kasi na nagkwento siya. Mas nauna pa siyang bumili sa akin ng baby stuff. May kasama pang isa to na unboxin natin later. Bassinet naman. So nakabili tuloy ako ng Freestyle Flex na Medela at ang sinend naman niya is the Medela Max Flow o Pump in Style Max Flow, something like that. Ito ata is mas portable and pwedeng i-connect sa app. Tapos ito, may app tracking ba? Ito ata yung wala. So, baka yung isa pwedeng pag-aalis, tapos yung isa, saan ba tayo pupunta ngayon? Hindi ko rin alam. Doble-doble. Pero umpisahan muna natin dyan, sa hawak-hawak ni Jelloy. Yun din yung reason kung bakit hindi pa kompleto to. Kasi yung mga iba na nagbigay, either pinapadala pa lang nila, galing sa ibang bansa, or di kaya yung sa akin, binili ko is nasa Sea Cargo. Ayan, open natin siya. Ano to? CCTV. Ito ba mukha ng CCTV natin dyan? Hindi ko rin talaga alam, Jelloy. Pero yan, open natin. Ay, ito yung pang... Ito siguro yung pang susu sa Jeje. Ito yung adapter. Tapos isushoot natin siya sa bag. Sobrang hirap intindihin kasi first time namin nakakita ng mga ganitong bagay. Ay, ito yung ano... Ano ba to? Hindi ko rin alam. Ito yung pang... Whoop! Pag ganun sa Jeje. Ano kaya yung size? May iba-ibang size eh. Beb, pakisukat mo. Charet! Saan masusukatin? Try mo sa'yo kung may makukuha dyan. Ang pagkakagets ko, masakit daw pagka hindi tama yung sukat at saka parang mas maganda yung pagkakapump as parami makukuha kung tamang size. So, iba-ibang size ito. Ito ata talaga yung naka-shook! Naka-ganon sa Dadivels. Parang kung kaw. Nga, nilagay natin dyan sa bag, Jelloy. Ano pa yan? Ayan yung mismong ano, yung pang-travel. Wow, shala, aesthetic yung bag. Tama-tama dahil ang aking stroller ay itim. Baby bag ay diaper bag ay itim. Pasensya na mga CZ, medyo it takes time kasi first time namin mag gani-ganito. Okay na, ikaw na magtuloy nito.
Ayun. Mahirap ba? So, bukod sa diaper bag, ito ay isa sa mga ihuhook natin sa ating stroller. Ang cute niya. Bubuksan ba natin? Kinaninang... Ito yung binili mo. So, dalawa. Ito naman, may ano naman siya. Parang digital ewan. Di, buksan na natin. Ang dami nga nagko-comment na nakita namin na you don't need much. Hindi naman talaga sobrang dami na binili namin. Hindi pa kami kompleto. Talaga nga lang, ang dami ding nag-send kay Bibi, which is a blessing. Na-enjoy lang si Ana din sa... Yes. First time, ma'am, di mo talaga mapipigilan na bumili. More on yung bili, hindi lang para kay baby, para din. For me. Enjoyment nila pareha. So, which is okay naman. Ito guys, yung parang remote control nito. Ah, okay. Ito ata yung kinoconnect so, sa... So, baka yun automatic na... gagalitin. Connect, it, parang wireless. Ay, ang cute! Siya. Oo nga, Jayloy. Tapos, diba? Ayun siya, aesthetic. Pa, ito nga siguro for travel, tapos itong isa is for dito sa loob ng everyday. Basta isa gagamitin natin sa travel. Travel? Travel ba tayo? So, tayo travel agad? So, bukod dito sa parang pinaka-remote niya, meron din siya nung mga pump, nung mga wires or tubings for the pump. Meron siya nung bag. Pasensya ng mga sis at magulo ang ating unboxer. Katulad dun sa isa, meron din siyang pang sukat na bubay. So, iba-ibang sizes din siya. And dito ata ay kinukonek ito. I think so. Hello, nakaka-excite mag-unbox nito. Dati, mga ina-unbox ko ng mga bag, shoes, yung mga pandalagang mga gamit. Ngayon, bag pa din naman ha, pero ganitong bag. Ibang klaseng bag na siya. Meron din siyang katulad nung isa na storage ng gatas, tsaka yung ice pack na ang pagkakagets ko ha, sa itsura niya, yung size ng boobs mo. Tama. Yan! Tapos siguro, yung tube daw ay dyan, papunta sa machine. Or wireless kasi to. Paano nga ba yun? Makikita nyo na sa vlog kung kaya namin gamitin o hindi mga sisi. Para sabay-sabay natin ma-experience kung paano ba gumamit ng ganito. Galing na sa kada daw nakalagay na ano eh. May mga warning na allowed daw talaga. Parang Canadian, nakalagay kasi is medela.ca so baka Canadian company talaga siya. Or invento lang namin yun. Tsaka ang dami kong nanay na tinanong, ito talaga medela yung pump na bet nila. So ayan, meron ako yung dalawang pump. Ilang bata ba ilalabas ko dito? Ayan, at tsaka ayan. So ang magkaiba lang sa kanila is yung system nila. Yung isa is wireless, yung isa is hindi. Or hindi ba talaga siya wireless ito? Hindi ko talaga alam mga sisi, malalaman natin yan. Pag first time ko na siya ang gagamitin. Napagalitan pa nga. Yung binubuksan ni Jelloy, those are reusable nursing pads. And kasama siya sa mga pa-daddy gears. Tapos kung hindi ko magamit yung mga yon, meron pa. May pang express pa. Ito yung Nature Bud na silicone breast pump. And this was sent to me by Mighty Baby, I think. So ang dami kasi talagang klase ng breast pumps. May manual, may electric, depende sa inyo. Yung iba naman, pag gumagamit dito sa isang side ng electric, yung isa, ang ginagamit is yung mga silicone na nauuso na pumps. Kasi habang pinapump mo pala to, tumutulo din pala yung nasa isang side. So, pwede mo siyang iganyan sa isang side. Breast pads, pag halimbawa siguro aalis ka tapos, tumutulo yun eh. Na-engorge kasi yan, napupuno siya ng gatas. So, pag nasa labas ka, hindi ka makapag-express, need mo nang may pang ganun. Sisip-sip? Oo, parang ganun. Pads na sisip-sip. Yun ang, ang laman sa loob ng Nature Bond na breast pads ay itong mesh bag. Siguro ito yung paglalabahan mo siya. Tapos yung mga mismong breast pads. Iba-ibang style, may lace. Kung mamimili yung dede mo, mas more lace, and then yung mga, nga, puro lace to. Tapos sa likod, ito yung mismong pinaka, ano, ganyan na siya kanipis, ilalagay. Yan. Isingit nyo siya sa bra nyo o sa sports bra. Hindi naman kasi lahat ng nanay ay nabebless ng sobrang madami. Pero yung iba kasi, pag di sila nakapagpadede at tumutulo, masakit siya, tapos maglilik talaga siya dito sa shirt mo, kaya mas maiging may baon ka na, ganito. Just in case, or kung medyo mapapatagal ka sa labas, lagay ka na lang para sure. This one naman is from Baby First. Ang daming companies na nagki-cater sa mga wipes, sa mga shampoo and toiletries ng bata. So, more wipes for the baby. Isang basket siya ng ganito. This is the Baby First Natural Baby Wipes na biodegradable with organic aloe. So, may ganitong size, tas may maliit na size, siguro pang bahay, tapos pang alis, kung saglit lang kayo sa labas. Kung gusto niyo naman na maramihan, isang ganyan yung bibilihin ninyo from Baby First. We also have their shampoo. Yung bath wash pala, at saka yung shampoo, pareho lang siya. So, hindi mo kailangan na separate ng pan-shampoo tsaka pang sabon. Bilang wala akong kaalam-alam, ay ayan mga CZ. This is Nature Bond. Ay, ang ganda naman ang lagay niya. Pag gagamitin mo siya sa labas, meron pa siyang case na ganito. Ganito pa, babe. Kasama pa to. Ano pa yan? Saka metallic yung ako. Hindi ko talaga maintindihan yung mga... Ayan siya, tapos igaganon mo siya. Tapos igaganon? Hindi
Oo, tasutulo na. Pero ano tong isa na to? Hindi ko magets to. Siguro ito ay patungan. Lalagay mo lang sa counter. Pero silicone din siya. Tapos ito ay... okay, gets. Kasi meron akong nakita before na pag ginanun mo, tapos pinump mo, masasak niya. But at times, bumibitaw siya ata. So para lang sure na hindi mahuhulog itong ganito mo, pwede mo siyang i-something like ganyan. Tapos i-susuot mo. Para pag mahulog man, hindi siya matatapon ng husto. Panood ko lang yun. Ito rin, binili ko to mostly for the hospital bag na magagamit pa rin naman after kasi ang problema ngayon, pagka manganganak ka, hindi mo alam kung pwede ang kumpanyo, no? Hindi pa iba-iba yung guidelines, yung policy. So, pag halimbawa, nag-prepare ako, tapos si Jelloy titingnan niya, yung mga lalaki minsan hindi nila alam kung alin yung gagamitin. Nagugulo yung patas. So, ang gagawin ko, Jelloy, halimbawa, ito, iba-iba kasing size to eh. Ito, same size ito, XXL na zippies. Ang maganda sa kanya, ziplock siya na napa-flatten pag hindi ginagamit. So, ganito ang ano natin na usapan, Jelloy, ah. Baka magulo pa rin to sa hospital baga. Sa isang ganito, ang gagawin ko is isang outfit ni... Baka si Ate Ichi, siya may tatay ng bata. Ah, ganun ba? Sa isang ganito, isang buong outfit ni baby. For example, going outfit, out outfit. Nakapanganak lang nun ah. Hindi, like literal na damit ng bata. Going out outfit. Hindi, going home siya, going home. Tsaka halimbawa, hindi natin alam kung ilang araw tayo sa hospital. Hindi ba gusto yung nadadalhin talabas? Hindi babe, dinadamitan yung bata. Ano ba? Ng ano hindi, may laman na damit sa loob yun. Aha? May laman na damit sa loob yun, tas saka sila, di ba? Laro. Magaling magtrabaho si Jelly pero pagdating sa ganito. Jelly, tingnan mo to. So, ziplock lang siya na ganyan. Igaganyan mo lang siya. Lahat na, yung mittens, yung pantaas, pambaba, yung bonnet, yung booties, nandito na. So, isang ganyan. Halimbawa, iaabot mo lang sa nurse. Ito po yung susuotin niya pag mga nanganak si ano. Hindi, pero pag nasa loob ng room, ikaw na. Ba diba? Tuturuan. Oh, tama ba? Ako ba pa bata? Diba kung ano ko mabahan ng buto na ato eh? Naman yun. Ano ba swaddle? Ayan. Wala na. Tagal pa lang. Sa umpisa kasi, sila yung magdadamit. So, abot mo yung pagkapanganak, ito yung susuotin niya. Kaya nilalabahan na. Tapos, ito yung XXL. And then, this version is the XL version. So, isang expandable na ganyan. Tapos, isang flat na ganito. Baka yung outfit ay dito at yung mga ibang gamit ay doon. Yung ibang ginagawa is regular na ziplock na Reynolds or Glad na ziplock. Pero ito kasi, pwede mo siyang i-disinfect. Tapos, reusable siya. Hindi siya nagdadagdag sa plastic. Kapag nagta-travel kayo, hindi lang pang hospital bag. Pag umaalis, ba, pupunta kayo na lolo't lola, malamang yun lang naman ang travel na mangyayari ngayon. Dito na lang siya ilalagay. Isa pang naka-assign sa'yo, Jelloy, dahil orkot akong gawin to, we have this nose-free da nasal aspirator. Nakita ko din sa kapatid ko to. Bali, Jelloy, ang gagawin dito, di ba? Ayan. Igagano mo siya sa ilong ng bata, tapos sisip-sipin mo na ganyan. Hindi, totoo yun! Hindi, babe, hindi mo naman siya masisip-sip. Kasi yung snot o yung sipon, dito siya mapupunta sa may. Yung dulo kasi nito ay may refill. Nung araw kasi talaga, as in, ikaw yung bibig mo, sisip-sipin mo sa ilong, tas isuspew out mo na lang. Ngayon, may mga ganito na. So, ang binili kong ganito ay dalawa. So, yung isa is dito sa bahay, tas yung isa ilalagay ko dun sa parang going out bag niya. Para hindi na nakakalimutan. Kumbaga, ito, dun lang sa mismong bag, ito, dito lang sa bahay. Aside from this one, kasi para rehos naman sila. Sige, para pagtanda ng anak ko, sabi ko, sumunod-sunod ka sa amin, ha? Sinip-sipin mo rin bata. Lamiya bata ka. Matapos kung sipsipin yung sipon mo, ganyan ka kapasaway. Wala kang magmamalaki sa akin. After nun, kailangan din nun, meron siyang filter yung kulay blue na pinakita ko kanina. And then, I'm also going to try the Nose Frida brand na nasal spray dahil para lumuwag ang sipon niya. Pero may sinasabi pa yung kapatid ko na magandang brand ng nasal spray. Hindi ko pa siya nabibili. Try ko muna itong same brand from Nose Frida. Ito binili ko guys sa Shopee. Nakalagay lang siya sa ganun. But, nakikita ko to dahil isa daw siya sa pinaka-affordable na brand for laundry na ang gamit ni baby. We have the Smart Steps baby fabric softener and then we have the liquid laundry detergent. Ayan, meron din tayong yung detergent bar o bareta. Binili ko to as a bundle including this one, yung baby bottle and dishwashing liquid. Again, bundle sa Shopee. Yung mga links sa mga to, kung bili ko siya o hindi man, ilalagay namin in the info box below para hindi kayo mahirapan if you are looking for one. But itatry
pa rin natin siya. Magta-try tayo ng iba-ibang brand so that I can let you know kung ano yung brand na nag-work for our baby. Although, each baby, guys, is different, ha? Hindi porke nag-work sa baby namin, yun din yung mag-work sa baby ninyo. Dahil, iba-iba ang condition o type ng balat ng baby. Ngayon naman, usapan tayong dede. Ito din, ako ang bumili nito, mga CZ. Marami kasi padala, pero may mga binili din ako, lalo na nung 66 nung Lazada na sale and sa Shopee na sale. Habang hinahanap nila yung mga ibang brand, ang mga bata pala, iba-iba ang gusto na klase ng dede o yung baby feeding bottle. So, depende kung ano ang matripan ng anak ninyo. And even though I'm going to try breastfeeding, magta-try din ako na mag-pump ng extra, store it sa isang maliit na fridge, and then, if ever wala ako, at least meron siyang extra milk sa loob ng fridge, pwedeng ito. Tapos, ita-transfer siya dito sa bote. Kasi yung kapatid ko, merong time na ganun na yung ginagawa niya because she had to go to work, and at least breast milk pa rin yung nakukuha ng anak niya kahit dito sa ganitong klase ng bote. Again, I let you know kung alin na mag-work kay baby. Pagdating sa dede, apat na klase ito. Again, I bought it through the Lazada and Shopee 66 sale, and starting off, we have this nano bebe, nano baby na bottle. Ito, pang breast milk lang talaga siya, kaya isa lang ang binili ko for trying lang. Kakaiba kasi yung itsura nito, mga sis, and para buuin siya, si Boss G ay nagbe-message dahil meron siyang trabaho na ginagawa. Saglit lang daw, habang binubuo ko to. Diyos ko, parang diyan siya itong pagbubuo ng mga daddy ng bata. Okay, ayan, meron naman pala manual, Diyos ko. So yan, tagal ko na figure out yon. Tapos ito ay igaganyan mo lang siya. Ah, ipupush mo lang din. Ayun, patay. Kung ako gagawa nito, tapon ang dede. Tapos ito yung takip. Diyos ko, Lord. Ang hirap bago ko nabuo. So ito yung itsura nung dede niya. Tapos ang idea nito is para siyang nipple ng nanay talaga. O shape ng breast ng nanay. So ang hawak ng baby is ganyan. And another idea, kasi makikita nyo, parang ang konti lang na laman sa loob dahil ganyan lang siya. Pero pag tinignan nyo, sobrang lalim ng ilalim. This makes it easier for the mag-aalaga na i-warm yung milk ng baby. So pag nilagay mo siya sa isang bowl, yung tubig papasok din dyan, tapos yung heating will happen on this side and on the underside. Sabi din kasi nila, pag-heat ng gatas ng bata, pag sobrang mainit, napapatay na din daw niya yung nutrients. May nabasa akong ganun, I do not know how true that is. Actually, meron pang kasama na bowl na binibenta, hindi ko na lang kinuha kasi masyadong mahal. Pang-init nito, feeling ko sa regular bowl, pwede ko din naman siyang gawin na ganyan. Mas mabilis din daw na magto dito sa ganitong klase ng dede. So that's one. The other na components ay pwede mong gamitin if you want to store yung gatas niya directly on this. Dito mo i-freeze, tapos ilalagay mo na sa loob ng ref. Next item is from Hagen. Open na muna natin siya. So, the rest of the bottles, binili ko ulit yung bundle. Like, katulad doon sa binili ko na panglinis ng bote ni baby and panglaundry ng gamit, bundle yon. Ito, bundles. Then, mga starter pack kung tinatawag. This is the newborn starter pack, I think, from Hagen. And inside, meron siyang apat na bote na ganyan. Merong starter pack na merong kasamang pang-express ng milk, but I did not see that much reviews on that one. Kaya ang pinush ko ay si Medela, kasi kahit sa friends ko, Medela yung gamit nila. So, meron kang 8 ounce, dalawang tagi 8 ounce, and then you also have yung pang maliit na tag pa 5 ounce. Alam ko meron pang mas maliit pa dito, no? Yung super duper liit. But anyway, ito kasi yung kasama doon. So, tanggalin na rin natin siya dito. Ano to? Ba't may ganito? Pantakip siya! Pwede rin siguro siyang food storage. So, papalitan mo lang itong takip na ito ng ganito. O di kaya yung mismong milk. So, pag gusto mo na food or di kaya ay milk na isustore sa ref, ganito. Pero ang sinasuggest sa mga reviews na napanood ko is you just use yung mga disposable plastic bags ng breast milk. Mas hygienic and also madaling istore kasi pag na-freeze mo siya na naka-flat, mas madaling ipata sa loob ng ref. Especially, hindi ka naman siguro bibili ng ref na sobrang laki, ano. Kasi for breast milk lang yung ref. So, labas natin to dahil ang purpose din itong video na to ay para malinis na namin lahat yung mga gamit ni baby just in case because 7 months mas maganda, ready na lahat ng gamit niya. Hindi ko naman gusto na lumabas siya ng 7 months pero at least lang prepared, wala namang masama kung maagang ipe-prepare. Next brand that I got is from Philips Avent. Tama ba yung pagbasa ko doon? Ito yung brand na ginagamit ng kapatid ko and ito din yung masasuggest niya dahil after mag-breastfeed ng
aking pamangkin sa kanya, diretso na siya dito. Starter pack din siya, and what's inside ay dalawang 8 or 9 ounce ba to na bottle na ganyan, and also dalawang tig 4 ounce na bottle. So yun lang ang kanyang nasa loob, tapos yung free niya na bottle brush panglinis ng bote. Nagustuhan to ng kapatid ko kasi mabilis daw siyang linisin, and hindi daw mabilis dumilaw yung pinaka-plastic nitong ganito. Alam nyo, may ganun din palang factor na yung ibang ganito na clear, mabilis dumilaw yung kanyang pagka-plastic. Siguro si Hegen, idinilaw niya na para hindi na siya dumilaw pa. Na-joke lang, hindi ko alam kung bakit, baka ito yung aesthetic ng kanilang bote. And lastly, we have this bundle again from Komotomo. Malaki din yung na-discount ko during the sale. Tapos yung suggestion ng iba kong mommy na friends, if I'm going to get diaper, get it on the 6-6 o mga kung anong klase na sale. 6-6, 7-7, 8-8. Sa mga ganong sale, pag naginanay ka na, ang inaabangan mo ay baby wipes, yung mga shampoo ng bata, diaper, ganyan. Kaya natuwa ako na isinabay ko na rin sila sa 6-6 na sale, mga sis. And what's inside this Komotomo bundle ay may isa pang box. Ay, iba-ibang klase na box yung nandito sa loob. Ito yung mga bottles, and then ito yung mga silicone nipples. Sa loob ng bottles, we have... Ay, ang cute, ang liit! Ang cute nito! By the way, I got the bottles na merong accent na green. Pag baby girl, merong pink. Pero sa boy, walang blue, green yung nilagay nila. So yun ang option mo for that. Kay Avent naman is ganito talaga yung kulay ng kanyang mga bote. Kay Hegen, we have this light yellow na to. Meron ding, I think, orange pa na variant na ganyan. So itong si Komotomo, ang difference niya, kung itong mga to, ito ay plastic. This one naman is silicone. So mas masarap hawakan para sa baby, and parang mas na nagre-replicate ng feel ng boobs ng nanay. Tama ba? Ito yung pinaka, maliit ba to, malaki, tingnan natin. But this one is 5 ounce, 4 ounce. Tapos itong ganito ay yung mas malaki na. Aside from the bote, meron pa siyang kasama na nipples. Itong nipples na to, iba-ibang klase ng flow. May slow, medium, and then fast. Tapos itong slow, parang 0 to 3 months. Medium is 3 months plus. And fast flow is 6 months plus. Pero depende pa rin yun sa trip ng baby ninyo. Ito hindi ko na siguro muna pabubuksan since replacements. Ito kasing nandito sa loob, may kasama na siya na nipple. Ayan o, may ganyan na siya. So hindi ko na muna ilalabas to para mas hindi siya ma-expose agad. Isang for slow, medium, and isang for fast na replacement nipples. Dami ang bote ni baby. We have this one from Philips Avent na sterilizer. Yung kapatid ko, ano nga bang ginagamit ni Menchi? UV yung kanya, di ba? UV. Si UV kasi yung parang maliit na... Oo, panglinis din yan. Hindi niya alam na panglinis yun. UV, para siyang maliit na ref na pag pinasok mo sa loob. May dryer din, pero ang paglilinis niya, hindi steam. Ano siya, yung ilaw, UV light. But for that one, UV sterilizer, nag-promise yung isa ko pang ninam. Parang excited pa rin talaga sila kay baby na magbibigay sila nun. Hindi ko alam kung anong brand yung ibibigay niya. She's from Korea. So I got this one na sterilizer na steam. Because, sabi ng kapatid ko, hindi lahat daw ng bote ay pwede sa UV. Si UV naman ang kagandahan niya. Hindi lang siya pang bote. Pwede yung pang mga stuff toy, pwede rin yung iba, cellphone or whatever baby stuff. Pero nakakadilaw daw yung UV ng bote. Depende sa bote na gagamitin. Itong sterilizer na to, o steam sterilizer, meron na rin siyang dryer. Also, sale ko din siya binili during the 6-6 na sale. Meron pa siyang adapter na kasama na ganito. So, ito pala, hindi na muna namin tatanggalin dito sa plastic. Sa box na lang, para matanggal talaga lahat ng box. But, ang pagkakagets ko dito is yun nga, bukod sa steam, pwede ka rin mag-dry sa kanya. And hindi ko alam kung ano pang pwede niya pang gawin. Bukod sa steam and dry, malalaman natin mga CZ. For diaper din, noong 6-6 na sale, bumili ako. Pero sa totoo lang, sa umpisa ba, ilang kailangan na diaper na kailangan mo? Although, I know na marami, ayoko lang bumili ng sobrang dami dahil hindi ko alam kung anong size ni baby, kung magiging maliit na baby ba siya o malaking baby. So, I got this bundle ng dalawahan na Pampers Baby Dry, 40 pieces na diaper each. Newborn size. Actually, dalawang bundle lang binili ko from Shopee, I think. Kaso dalawa pa lang ang dumadating. Hindi ko alam kung nasan pa yung dalawa pa na ganito. Paparating pa lang siguro mga CZ. Yan pa lang binibili kong brand ng diapers. And yung brand na yun is tape ata yun. Meron kasing mga pull-ups na tinatawag. But tape pa lang yun kasi mahirap hila-hilain na ganun for pusod ni baby kung ano pa siya. Ang daming maliliit na buting-ting mga CZ, including yung mga food bags or breast milk storage bags. But ang sinadya sa akin dun sa Urban Essentials is this
this one from Honeysuckle. Ito daw ang ginagamit nila sa St. Luke's. Hindi ko alam kung gaano ka totoo yung mga CZ, but I got the 25 pre-sterilized bags, tapos dalawang ganito yung binili ko. Although, si Medela, meron siyang kasama na yung sa mismong naka-attach sa'yo na bote. Mas maganda daw pag i-freeze mo siya ng nasa plastic na ganito, parang ziplock na plastic, pero i-freeze mo ng nakahiga, para pag naka-ano na siya, matigas na siya, pwede mong isalansa ng mas maninipis and tipid sa space. Pero again, this one, isang gamit lang, wala na siya mga sis, kasi syempre breast milk, para mas hygienic siya. And biodegradable siya. BPA-free siya dahil isa siya sa mga quality na tinitingnan sa baby bottles and dun sa storage bags ng breast milk. Ito pa, ang dami pang mga maliliit nito. Like this one from Babymate. This is a non-contact infrared multifunctional forehead thermometer. Kailangan mo lagi ng thermometer ni baby. Just in case, lalo na ngayon may COVID mga CZ. Hindi ko naman sinasabi COVID, pero yung sabihin ko, para lang kampante ka at ma-measure mo lang mabilis ang temperature ni baby. Babymate nakalagay, so siguro. Tapos meron siyang kasamang dalawa na battery. Ito din, nakita ko din sa kapatid ko. Alam niyo yung mga binibili ko, yung usual na brands na nakikita ko from my friends, acquaintances na ginagamit for their baby. This is the Baby Goal Nail File. Kasi yung ibang bata, ayaw nila nung ginaganunan. Tsaka masyado pang malambot yung kukuto nail clip. So, nail file ito. Ayan lang siya mga sisi. As in, nail file na super gentle para sa kuko. Bilis to kasi humaba ang kuko ng baby. Ito dapat kadikit siya kanina nung alcohol, but I got this Cutasep F skin disinfectant. Pwede daw itong gamitin doon sa tahe kung mag-C-section or cesarean. And pwede din doon sa pusod ni baby. So, maganda na meron kang isang ganito na laging dala-dala na spray. Mas may malaki, pero parang for me, hindi naman siguro mauubos yun ng ganun kabilis. Pasensya na kayo, medyo wala ng ano tong baby all to dahil halo-halo talaga yung gamit, no? Ito ay panglinis ng dila ni baby. Although, pwede naman towel lang tapos igaganon mo. But this is the baby oral cleaner and hindi ko na siya ibubukas. But para siyang paper stick tapos may gos dun sa dulo. Tapos ipanglilinis mo siya ng dila at saka ng taas. Ngalangala ng baby. Isa pa sa suggested sa akin, after giving birth is to wear this one whether normal and more pagka cesarean. Ito yung wink na binder and sinukatan ako. Ang size na ibinigay sa akin is ultra medium nude. Meron ding black. So pakita ko lang sa inyo saglitan. Pagka kasi cesarean ka, ang hirap daw gumalaw. So pagka naman normal ka, meron kang episiotomy, yung parang cut dun sa baba na tinahe. Ito is something like a compression shapewear or something na ganyan. Ganyan siya mga CZ. Tapos habang siguro bagong panganak, pwede mo siya ilagay dito sa pinakamalaki na latch. Tapos habang patagal ng patagal, pag umaayos ka at lumiliit na yung chan mo, pwede mo siyang higpitan ng higpitan. Same thing with this one, para sa mga normal na may tear sa baba. Super useful kasi pag gumagalaw ka, hindi mo gaanong ramdam yung tahe. So ganun din siya. Meron din siyang adjustable na closure na ganyan. Nude lang ang binili ko mga sis. Alam ko yung kapatid ko ay nagsuot din ata nito and super useful dahil nga yung mga tahi-tahi ay hindi mo ramdam. Ito naman, kailangan ko ng tulong ni Daddy Jelloy dahil malamang siya ang magbubuhat nito lalo na if may tahi ako. And parang pag ganun, di pa pwede to, no? Bawal pa sa newborn to. Parang may ilang months pa ata to. Ay, pwede. Itong tula, 0 to 48 months, so newborn pwede. Ito kasi ay magkaiba. Itong una guys, na-haul ko na to. This is the Eye Angel na carrier. Pero kung papansinin nyo, ito yung hip seat, tapos ito yung pinakalagayan ng, oops, baliktad pala. Lagayan ng baby. This is from Mighty Baby. Ayan siya. But then, the other one is much more softer. From Eye Angel, this is from Tula naman. Mas malambot ito. Bigay din itong lahat mga CZ. Yun yung napansin ko eh, mas malambot itong Tula. Siguro kaya pwede siya kahit newborn. Kulay gray to, and then this one is brown. Gusto mo ba, Jelloy? I-try mo. Sige. For this video. Ay, kuha tayo ng stuff toy na pwede niyang isuksok. Si Jelloy, ang susuotin niya is this Eye Angel one. Tapos ako itong si Tula, mas malambot. So, you have to figure that out one. And ako naman ay ito. Let's go. Practice sa Zuyan. Sita, ito palang hirap. Di pala kasi sa chan ko, mga zil. Uy, hindi lang yung ganyan. Meron pang kasama. Ayan, Jelloy, pagka malaki na siya, tapos bubuhatin mo, mabigat, pwede mo na siyang ipatong dyan. Tapos hawak mo na ganon. Tapos ito, pwede mo siyang i-cover na ganyan, yung ulo. Nandito na siya sa anak ko. Tapos ito. Mami, nandugay din naman na siya. Hindi pa siya malalagdag dito. Ano ba ito? Pwedeng nakaganyan or pwedeng nakatakip, bata, no? Nandito yata siya. Ganyan. Medyo hindi ko lang na-adjust yung likuran chin. Whoop! Ganun ang shoot ng bata. Boomerang tayo para masaya. Who did it better? So,
So we took a little break, guys, and realized na baka hindi lang maging part 2 itong video na to, may part 3 siya dahil yung una naubusan kami ng card umabot na mga around 1 hour na yun, tapos pag ginat mo baka mga 45 o 50 minutes lang din yung laman nun. Anyway, konti na lang and matatapos na natin itong video na to. Ito pa pala, hindi ko na isama kanina doon sa Philips na sterilizer. This is the Philips Avent Fast Bottle Warmer. Tatanggalin na rin lang namin sa box, but hindi pa siguro sa plastic para hindi naman siya sobrang maalikabukan dahil we still have 3 months to go. Nilalagyan siya ng tubig dito sa loob, tapos pipili ka kung anong klase ng pagwa-warm, kung defrost lang siguro, or itoto mo yung breast milk na galing sa ref or nandun sa loob ng food bottle storage. And mas pantay daw ang heat pagka ganito, mas mabilis din. It's not too hot para mamatay na yung nutrients doon sa mga gusto mong iinit. Kailangan lang talaga nasa bottle siya. I'm not sure kung pwedeng diretso yung mga plastic na breast milk storage. I would have to research on that. But again, it's also from Philips. Ito mga CZ, hindi ko alam kung gaano to ka-importante, pero isa sa mga nakikita ko na suggestions, although halo kasi yung pinapanood ko may mga international mommy YouTubers, but they also suggested yung wipes warmer. Although this has pros and cons, minsan daw pag nasasana yung bata sa wipes warmer, pag nilalabas mo tas malamig yung wipes, umiiyak talaga sila at hindi nila nagugustuhan. But since wala naman gaanong travel ngayon at nandito lang sa bahay, I tried dalawang wipes warmer kung saan pina-warm niya ang mga wipes. Yung mga sis, this is the cheaper version, Odir, ko alam kung paano siya basahin. Pero basically, ipapasok mo lang ang wipe sa loob. So, ipepress mo lang siya na ganyan para makakuha ka ng wipes. And then, may on-off, may temperature din. Anyway, I would have to figure this one out. Babalik ko na lang ulit dito. And then, another one. Ito, ilalagay ko doon sa nursery room. And the other one, ay ilalagay ko sa kwarto namin ni Jeloy if mga first few months doon siya magsistay sa amin. Ito naman, mas may presyo siya as compared to the first one na Odir or Dire. Hindi ko alam kung paano basahin. Hikapop mga sis. Meron dito sa Shopee, Lazada, and then sa Amazon. Una ko siya nakita sa Amazon. Pero kung meron sa Shopee at Lazada, I suggest dun yun na kunin kasi mas mura ang shipping fee. Wala nang tax and duties din mga sis. And as you can see also, mga white and gray ang pinipili ko or black when it comes to things. May mga blue din, hindi rin maiiwasan kasi minsan ang kulay ng panlalaki ay mga ganun. Open natin mga sis dahil hindi ko makita kung nasa na kanyang charger. So ilalagay mo dito yung wipe sa loob. Tapos ilalak mo na siya using yung lock dito and then dito. Tapos to close, sabay siguro na ganito, no? Tama ba? Pagka bubuksan mo siya, manually lang. Tapos meron ditong rubber para siguro hindi sumingaw yung init. And kita mo kung gaano na karami yung natitira na wipes if you have to refill. Siyempre, kailangan natin ng more wipes. May mga nauna ng wipes, kaso nga ang gulo-gulo talaga ng haul na to. Kaya hindi namin mapagsunod lahat ng wipes, lahat ng panglinis, ng gamit ng baby. So kayo na yung bahala, ililista na lang namin lahat sa baba. Water wipes from the Parenting Emporium and water wipes itself. Pansin ko when it comes to wipes, ang content ng mga wipes ay mostly pure water and ganito yung itsura ni water wipes. And they sent over 6 packs of wipes. Huwag kayong mag-alala kung marami kasi sa totoo lang, kailangan mo ng maraming wipes. Marami kang beses na magpupunas ng puwet ng baby. Medyo may kabigatan lang ito. Hindi ko lang sure kung pwede kang bumili na isang bundle na ganito. Ang aesthetic nito, sobrang sarap sa pakiramdam. This package naman is from Buds and Blooms. And sa loob, mga sis, ay iba-iba din na items. Since there are a lot of baby brands na nagki-cater dati kasi sobrang konti, parang alam ko lang, Johnson & Johnson lang ata yung parang pinaka-popular ngayon. Sobrang dami talaga. So, mas maraming choices for us. Mommies, ito, halo-halo din siya. So, we have reusable nursing pads. Uy, ano to? Mukha siyang toothbrush na regular toothbrush. Pero yung bristles niya, mukhang super lambot but dense. More stuff like belly smooth moisturizing cream. Uy, kailangan ko to. Stretch mark rescue. Medyo tamad akong maglagay sa stretch marks. Malunggay capsule. Halo-halo talaga mga sis. Pero ang ganda ng pagkaka-package sa kanya. Nipple nurse. Kasi pagkaka-daddy daw ng baby, medyo may chance na magsugat or mag-rash yung inyong nipples. Recovery herbal bath soap. Marami ng solutions for us mommies. Kasi dati, kailangan may mga home remedies. Ngayon, parang for everything, merong pamahid, merong pambabad. Postnatal whitening cream. And a lot of other stuff from Buds and Blooms. Ano to? Breastfeeding relief donut. Hot and cold boob warmers. Kala ko donut na pagkain mga sisi. Sabi ko, parang sira na to. Yung pala, mukha siyang donut na ganyan. Tapos ilalagay mo siya sa ibabaw ng boob para mag-unclog ng iyong mga glands and you produce more milk.
meal, which means lesser pain for breastfeeding moms. Ito naman na to, mga binili ko, again, nakita ko sa kapatid ko, or di kaya ako personally, I trust the brand. First, ito, binili ko to talaga mga CZ. These are baby toy cleansing, so hindi lang siya for just baby toys. Any stuff na pwede mo gamitin surrounding your baby or around your baby, this is the Clean by Lux Organics na disinfectant baby toy cleansing. And ang nagustuhan ko rito, it's so free and alcohol-free. Hindi mo siya kailangang i-rinse. Bakit ang dami kong binili? It's because dito sa bahay, yung baby magsistay siya dun sa kwarto namin, doon sa nursery room pag may mga tao dito sa labas. Dito sa living area, and of course, sa stroller. So, lahat yon lalagyan ko nag-iisa. Naisip ko kasi minsan pag tinatamad ka na pumunta sa ganito, sa ganyan, although maliit lang naman yung space namin dito, hindi mo na nalilinis, nahahassle ka na mag-disinfect. Ngayon, kung may tag-iisa, lalo na't affordable naman, ibibili ko na lang talaga siya ng tag-iisa for each area. Bukod dyan, ganun din ang ginawa kong technique for the diaper creams. Alam nyo ba, sa diaper cream, pwede rin minsan hindi siya hiyang sa diaper cream. So, sana maghiyang siya kasi medyo may kamahalan to. This is the Mustela or Mastella Vitamin Barrier Cream, which is for skin discomfort. Pwede siya for as a nappy cream for diaper change. So, again, apat siya for the four areas na paglalagyan ko. Same thing with the skin freshener. Nakita ko to sa kapatid ko. Also with the cleansing water. And lastly, we have this Agua de Colonia. Mabango itong pabango na to. Naamoy ko siya sa pamangkin ko. Itong pinaglalagyan nito, mga sis, ay nabili ko sa Shopee. Well, yung mga Mustela na to, Mustela, nabili ko rin sa Shopee. Ito ay bumili ako ng 2 piraso na portable basin. Pag naglilinis ka kasi ng gamit ng bata, isang pwedeng nakababad sa sabon and yung isa is for the clean bottles or whatever you want to clean. Ang ganda kasi pwede mong ilagay sa ilalim ng sink kasi nafo-fold siya na ganito. Hindi ko na siya i-open. Medyo mahirap pa dahil bago. Ganda rin ang kulay niya. Ito yung color na aking napili. Iba-ibang color nito mga CZ. Again, link in the info box below. Tsaka mukha siyang matibay. Hindi malutong yung plastic niya, which means hindi agad mababasag and silicone. And lastly, para sa mga taga-apat, I have this spray bottle. Pero ang pinili ko is yung 160ml, yung hindi naman ultra malaki. So, ganyan yung itsura niyan. Ang ganda, no? Hindi siya ultra malaki kasi meron pang parang ganitong kataas na ganito. Ito yung parang pwedeng short spray or di kaya ay continuous. Bakit may laman sa loob? Siguro tinesting nila to, no? Kasi naalala nyo, bumili ako ng sterilium na alcohol. Yun yung itatransfer ko dito sa mga bottles na ito. Naalala ko may event kami before na nagbigay ng ganito na dishwashing. This is from the brand 123 Baby by Cucina. Natural baby bottle and nipple water gel concentrate. Ang dami kong itatry at i-review mga CZ kung alin ang mag-work o magugustuhan namin. And then we have this natural gel wash from the same brand. And last but not the least, this one is from V Pharma, Care of the Parenting Emporium. Alam nyo, ang dami na rin pala mga supplements that you can take. But again, when it comes to supplements, kahit supplements lang siya, kailangan magtanong kayo sa doktor ninyo when is the right time to take that specific supplement. From V Pharma, I was sent Mega Malunggay, pampagatas mga sis. Pero ito, hindi ko alam kung anong month dapat to itinitake. Yung iba nagtitake na nito for the last trimester, dun sa mga napapanood ko na videos. But ako, takot lang ako nang basta-basta uminom ng walang paalam sa doktor. You also have Mega Mangustin. Ano pa bang mga nandito? Uy! Chocolate! Lactation chocolate ba yung tawag dito? Kasi Mega Malunggay, white chocolate. Gusto ko ng chocolate ngayon. Tapos, white chocolate. Ito, dark chocolate. And we also have chocolate chips. Pwede ata to for hot chocolate. Fenugreek for breastfeeding moms extract powder. Pwede siguro tong ihalo sa mga smoothies or sa kape drinks. Tama. Salmon omega-3 chewables. And this one, Health Aid Bifina. Probiotics siya. And I think this is from Japan ata. We have breastfeeding tea. Marami kasing klase ng stuff to help you lactate. May tea, may milking balms, meron mga supplements, whichever works for you. Mega Ampalaya. And last but not the least is this one. This is the Pro Freeze Light. Reusable and non-toxic eye sheets. Para siyang ice pack, pero instead of being a pack na fini-freeze mo, ito naman ay sheets that you can cut out. So, pwede rin siguro to parang ilalagay mo in between your breast milk na storage bags. Ayan guys, these are from V Pharma, Care of the Parenting Emporium. So, that is it. Alam nyo, ang dami nito, pero meron pa tayong part 2 and part 3 sa sobrang dami talaga, guys. I would like to thank the brands that were interested
required to trust us para i-review ang kanilang mga products. And hindi porket nakita nyo dito, ibig sabihin ito yung gagana sa aming baby. Kasi nga mga sis, bawat bata naman o bawat baby ay iba-iba. So if you see a multiple of products, ang dami mga bottle cleansers, laundry detergents, or liquid laundry detergents, bote, at iba-ibang brands yon, ibig sabihin, they were sent to me for review. And ipapaalam ko na lang sa inyo kung ano ang mag-work sa aming baby ni Jelloy. And huwag kayong mag-alala kung hindi man siya mag-work sa aming baby. Maybe para sa baby lang namin, pero sa baby ninyo, mag-work siya. Ganun naman talaga yon. And in turn, because we are really lucky enough to receive these gifts for our baby, yung aming huling D-stash sa Pre-Loved by Anakay, which is a makeup D-stash, I think ang aming naipon doon is mga around 230,000 to 250,000 pesos. Wala pa kaming official tally. Will be donated to a baby organization that I will let you choose. That's from my own stash ng makeup. Ido-donate namin lahat yon. So, sana yung pera na yon ay may paratingan at ang pipiliin namin organization ay baby organizations. Especially now na ang tagal na ng pandemic, baka hindi na rin gaano nakaka-receive yung mga charity ng donations from the people. That is it for this video. Si Jelloy ay makikita nyo na lang ulit sa huling video dahil may kailangan siya tapusing trabaho. Again, we still have part 2 and part 3 of the baby haul. Again guys, meron kaming playlist para sa mga mommies para hindi na kayo mahirap pa maghanap ng mga videos all about stuff like this. And kung hindi naman kayo interested, you're free to not watch this video. Ang dami pa mga CZ, so remember to watch part 2 and part 3. Again, all of the links ng mga products ay nasa info box below para hindi na kayo mahirapan. Sana may natutunan kayo today. And if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye! Ito kay Ana din sa akin yun. Nakiagaw pa ng camera ng... Ay, gusto mo ba, Jay, yung lahat ito to? Sama nyo nga to para makita talaga ni sino talaga ang influencer si here. Si Ana din voiceover lang. Nasa akin yung camera. Gusto ko nasa akin yung camera si Ana din voiceover. Nagaw!